anti, no? Parang na last week pa yun, na may isang ng prayer, at parang may samsam, at sabi ko, lakasan lang yung loob at huwag mag-panic, no? Mag-worry, kasi sa panahon ngayon talaga uso yung ubo at saka sipon, ano? Dahil sa klema. Dahil kapag ang isang tao ko ay umiral ng kanyang labis-labis na pag-aalala sa isang sitwasyon, ay mas lalo na hindi alam kung ano yung kanyang gagawin. Ano? Mas lalo na yung bata, ano? Ay dapat alam na ng magulang yung kanyang dapat gawin para balampatan, no, ng tamang pag-aalaga at gamot, no, ang kanyang humiliation, ang kanyang anak. So, salamat sa Panginoon. Totoo yung sinabi ng ating mga kanina sa opening prayer, no, Evidente, Sister Violeta, Pedro Dante, no. Ang dami po nagkakasakit ngayon. In fact, ako nga rin po ay merong sipon. No? So, halos one week na po itong pagbabara, no, ng ilong ko. At may naladala nga akong mix inhaler para kahit paano luwag yung pagkaramdam. But, thankful sa ating Panginoon dahil narito po tayo. Amen. At patuloy na nagpupuri, sumasamba, nagpapasalamat sa Diyos, at higit sa lahat, nagpapatuloy na makinig ng kanyang salita, no, sapagkat yung kanyang pong salita ay magtutulog sa atin ng kagalakan at inspirasyon, kalakasan, no, sa lahat po ng ating pong kinakaharap, no, na sitwasyon. Sa gabi ito, ay ating pong ipagpapatuloy yung mensahe ng Panginoon Jesus sa pitong iglesia, yung kanyang pitong sulat. Okay? At ngayon po ay nasa ika-limang sulat na tayo. Basahin ko po ang pahayag or revelation or apocalypse. Apocalypsis sa chapter 3, verse 1 to 6. Isulat ko sa anghel ng iglesia sa Sardis. Ito ang sinasabi ng may pitong Espiritu ng Diyos at may pitong bituin. Nalalaman ko ang ginagawa mo. Ipinalalagay kang buhay, ngunit ang totoo, ikaw ay patay. Gumising ka at pasiglahin mo ang mga bagay na nalalapit sa iyo nang di tuluyang pumatay. Nakikita kong hindi paganap ang mga nagawa mo sa paningin ng aking Diyos. Alalahanin mo kung paano mo tinanggap ang mga aral na iyong narinig. Isagawa mo ang mga yaon. Pagsisihan mo talitan ang iyong kasamaan. Kung hindi ka gigising, paririan akong gaya ng magnanakaw. Hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. Gayunman, may ilan diyan sa Sardis na nag-ingat at napanatiling balinis ang kanilang damit, kaya maging kasama-sama ko silang nakasuot ng puti sapagkat sila'y karapat-dapat. And verse 5, ang magtatagumpay ay karamdan nilang puti at hindi ko alisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Ikinalangin ko siya sa harapan ng aking ama at kanyang mga anghel. And last verse, sa verse 6, kung may pagbibig kayo, tinginin nyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Panginoon namin Diyos, kami ay nagpapasalamat sapagkat muli mo kami idinako sa iyong bahay sambahan upang sa gayon kami po ay sama-sama na magpuri, magpasalamat at pamaya magpanalanginan sa isa't isa. At sa mga oras na ito, kami po ay makikinig ng iyong salita. Panginoon, narito po kami. Makikinig po kami sa iyo. At dalangin ko, Lord, na ilagay mo sa bibig ng iyong lingkod ang iyong mga salita upang ito po ay may bahagi ng may kagalakan at higit sa lahat, magpapala, Panginoon, sa gabi ito. Salamat po, God.
Samahan mo kami, gabayan mo kami. Bigyan mo kami ng karunungan, katalinuhan sa kala ni Jesus. Amen. Katulad po na sinabi ko kanina, ang sulat po na ating tatalakayin ngayon ay yung sulat ng Panginoong Jesus sa Iglesia po ng Sardis. Ano nga ba ang nilalaman ng sulat na ito? Ang sabi ko dito, naghawak ng itong Espiritu ng Diyos at ng itong bituin ang pinatawag dito ni Kristo sa kanyang sarili. Okay? Sa sinulat ng itong iglesia, ang pinakabintang sa iglesia po ng Sardis ay pinakamatindi. Sabi rito, ang iglesia nito ay patay. Okay? Ito ay patay. Bakit? Ano ba ang nangyari sa mga Kristiyano sa Sardis? Hindi man sila dumanas ng matinding pagsubok at pag-uusik. Hindi rin sumusunod sa maling turo. At sa biglang tingin, maayos ang kanilang buhay espiritual, no? Sa biglang tingin, maayos po ang buhay espiritual ng mga Kristiyano nito. Ngunit, ang malungkot na katotohanan, sila ay patay sa Espiritu. Sila ay patay sa Espiritu. Ano po ba nangyari sa iglesia na ito? Ang iglesia po ng Sardis ay naging kauri ng lipunang ginagalawa nila. Na mahirap nang masabi kung sino ang Kristiyano at kung sino ang hindi. Hindi na mabisa ang patotoo ng mga Kristiyano para kay Kristo. Hindi na bumuhay bilang mga Kristiyano. Nakikibagay sila ng lubusan sa mga gawain at kaugalian ng mga taga-Roon. Kaya naging resulta po nito, itong mga Kristiyano sa Sardis, hindi sila ginugulo ng mga tao roon sa kanilang paligid. Hindi rin sila nakamaranas ng mga pag-uusik. Bakit? Sapagkat sila po ay nakikiayon sa kung ano po ang ginagawa ng mga taong naroon. Okay? Ibig sabihin, ang mga Kristiyano ito ay nasisiyahan na sila sa takbo ng kanilang buhay. Mayroon na sila ng lahat ng kanilang gusto, ngunit ang kanilang espiritual na buhay ay parang patay na. No? Parang patay na. Ang sabi nga sa Awit 106 verse 15, ang hinihingi nila ay hindi itinanggi ng Diyos. Kanilang nakakit, ngunit pagkatapos, sila'y dinapuan ng malubhang sakit. Ano po ba ang konteksto nito? Bakit sinasabi na kung ano ang kanilang hinihingi, binigay sa kanila ng Diyos, ngunit pagkaraan ng ilang panahon ay nakaranas sila ng matinding karamdaman. Ang konteksto po nito ay yung mga Israelita sa Awit 106 ay sila po ay humihingi sa Panginoon, nagdadasal sila, but at the same time, ang kanila pong buhay ay hindi po makakitaan ng pagsunod sa ating Panginoon. Marami sa kanila ang tumalikod sa Diyos. Marami sa kanila ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Marami sa kanila ang patuloy na nagpapakasama. Ngunit sila po ay tinutubo ng Diyos pagka sila po ay humingi sa ating Panginoon ng kanila pong mga nais sa buhay. Ngunit ang kapalit po noon pagkatapos ay malubhang karamdaman. Kasi ganun po si Lord. Kahit ang tao po ay sumusuway sa Kanya, but once na ito po ay nakita ng Diyos na kailangan niya, no? Kailangan ng tao ay bibigay ng Diyos. Ngunit pagkatapos noon, ay makakaranas po ng
iba't ibang karamdaman o anumang mga sakit na maaaring dumapo sa kanilang katawan. At dito po, makita natin na ito pong iglesia na ito ay hindi naman talaga lubusang patay yung mga Kristiyano doon po sa service. Ibig sabihin, meron pa rin natitirang kaunting buhay espiritual sa kanila. Kung kaglama ang kanilang buhay at hindi pa natatapos ang kanilang gawain. Ngunit, hindi nasisiyahan si Jesus sa ganong klaseng mga Kristiyano. Kaya kung sinabi ng Panginoong Jesus, gumising ka. No? Gumising ka. Sabi rin ko sa Ephesians chapter 5 verse 14, gumising ka, ikaw na natutulog. Magbabag ka mula sa mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Sapagkat kung hindi sila gumising, lubusan silang lalakunin ni Satanas. Alalahanin po natin, nasabi po ng 1 Peter chapter 5 verse 8, si Satanas ay parang leyon na umaatungan. At nariyan siya sa paligid, naghahanap ng kanyang masisila. Pagka ang tao po ay hindi nagising sa katotohanan, pagka ang tao ay hindi bumangon mula sa mga patay at patuloy na gawin ang kanyang nais na labak sa kalooban ng Diyos, maaari siyang lamunin ni Satanas. At dahil dito, kailangan nilang palakasin ang mga pagay na nalalabit, nalalapit na ang pamatay. Ibig sabihin, yung mga natitira pang may buhay, may malakas ang kanilang spiritual na aspeto ng buhay nila. Ito yung in-inspire ng sulat na ito. Yung mga natitirang buhay pa sa kanilang pananampalataya. Yung mga mananampalatayang masasabing malalakas at matatatan. Sabi ng Panginoon, dahil kung hindi nila gagawin ito, darating si Jesus na parang magnanakaw sa oras na hindi nila inaasahan at sila ay kahatulan. Ang tinutukoy rito ni Jesus ay hindi lamang ang pangwakas na hatol, mga kapatid, yung katapusan ng sanlibutan, kundi parusa sa buhay na ito. Ano ba sabi rito sa Revelation chapter 2 verse 16? Sabi rito, kayo'y malaya. Sa Pedro pala yung binabasa ko. Sa pahayag chapter 2 verse 16, kaya nga, pagsisihan ninyo talaga ng inyong mga kasalanan, kung hindi paririyan ako sa lalong madaling panahon, at pupuksain ko ang mga taong iyon sa pamagitan ng tapak na lumalabas sa aking libid. Ito ba? Ating po na yan po ay na-discuss na natin yan na sa pamagitan ng salita ng Diyos ay kayang magparusa ang ating pamilya. No? Sa alin pang iglesia ay meron pong hindi at tunay na Kristiyano. No? Ito po ay inilarawan ng Panginoong Jesus sa kanyang talinghaga. Ito po sa Matthew chapter 13, verse 24 to 30. Ang sabi rito, inilahan din ni Jesus ang talinghaga ito sa kanila. Ang paghahati ng Diyos ay katulad nito. May isang tao naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa tribuhan. Nang tumupo ang trigo at pagkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Sumagot siya, isang kaaway ang may kagagawa nito.
Tinanong siya ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang mga iyon? Huwag, sagot niya, baka mabunot pati trigo. Hayaan ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin mo na ninyo ang mga damo at inyong pagpikis-pikisin o pagsunugin at ang trigong inyo'y tipunin sa aking kamali. So, ano po ba ang meaning ng kalimbaga nito ni Jesus? Sa isang simbahan ay mayroon pong tunay na Kristiyano, meron din pong hindi. Okay? Mayroon tunay na Kristiyano at meron din pong hindi. At sinasabi dito na itong mga tunay na Kristiyano at hindi tunay ay sabay po iyan na lalago sa loob ng simbahan. Dahil hindi pwedeng bunutin yung tinatawag na masamang damo sapagkat maaaring masama yung trigo. Diba? Natanim. Subalit, ang kaparusahan na maibibigay ng Diyos doon sa masamang damo, sa hindi totoong Kristiyano, ay pagdating po ng panahon na suko na sa langit ang kanyang kasamaan. Kaya sa isang iglesia, dapat po ay ma-evaluate, no? Magkaroon ng evaluation ang bawat Kristiyano. At titignan niya sa kanyang sarili, ako ba yung masamang damo kaya? Isa kaya ako doon sa masamang damo? O ako yung mabuting Kristiyano? O tunay na Kristiyano? Ako ba yung tunay o hindi tunay na Kristiyano? We have to evaluate, no, yung ating sarili. At sa isang iglesia, ganun dapat ang mangyayari. Upang sa gayon, tayo po'y maging aware. No? Maging aware po tayo. Kasi remember, sabi pa kanina, sa 1 Peter chapter 5, verse 8, si Satanas ay parang leyong umaatungan. Nandyan lang yan sa paligid. At sino man, sa bawat Kristiyano, sa bawat tao na nasa loob na simbahan, ay maaaring gamitin ng kaaway. Kaya tayo po, no, ay dapat maging aware tayo sa isa't isa. Palakasin natin yung mga nanghihina at dapat natin tulungan, no, ang bawat Kristiyano na sila po ay lumago sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen? Ganun po ang dapat na mangyari sa loob ng isang simbahan. Upang sa gayon, no, ito pong sinasabi ng Panginoong Jesus sa kanyang kalinghaga na sa bawat simbahan ay mayroong tunay at mayroong hindi tunay na Kristiyano. Kaya dapat maging aware po tayo, mga kapatid, no, sa nangyayari sa ating paligid. Sa Iglesia sa Sabis, mayroong kaunti na mas kaunti ang tunay na Kristiyano. Ibig sabihin, ang mga pananampalatayang namumuhay ng kaiba sa pamumuhay ng sanlibutan. Ang kasuotan ng mga taong sumusunod sa kaugalian at hangarin ng sanlibutan ay parang damit na tigmak ng kahalayan. No? Ngunit, ang mga mananampalatayang lumalayo sa karumihan ng mundo ay pagkakaalooban ng puting kasuotan. Okay? Puting kasuotan. At lalakad na kasama ni Jesus, ang puti ay simbolo ng katuwiran at kalinisan. Sa bawat isa, sa pitong sulat na ito, ay mayroong pangako si Kristo. No? May pangako si Kristo sa mga magtatagumpay. Ang mga magtatagumpay ay mananatiling tapat sa kanilang pananampalataya hanggang wakas. At ayon po sa liham na ito, sila ang susuotan ng puting damit o ipapahayag na matuwid sa paningin ng Diyos. Hindi kailanman buburahin ang pangalan nila sa aklat ng buhay.
Ang aklat ng buhay ay kinasusulatan ng pangalan ng mga taong magmamana ng buhay na walang hanggan. Lucas 10 verse 20, gayunman, magalak kayo, hindi dahil sa suko sa inyo ang masamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Amen. Praise the Lord. Pahayag 20 verse 12 and 15, at nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, at binuksan ang mga aklat, binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. And verse 15, itinapon sa lawa ng apoy ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Kung gayon, ang ibig sabihin po nito ay bukurahin ng Diyos sa aklat ng buhay ang pangalan ng mga taong hindi na natiling tapat hanggang wakas. Kikilalanin ni Kristo sa harap ng Ama ang lahat ng magtatagumpay. Mateo chapter 10 verse 32 to 33, ang sino mang kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit, sabi rito, ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatwa mo rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ang pagtatwa ko ay yung ano ba yung sinabi mo kanina? No, parang na pagkakaila, no? Paano ba natin na ikakaila si Kristo sa buhay natin? Paano ba natin sa naikakaila? Hindi lang po sa pamamagitan ng hindi natin pag-share ng salita ng Diyos, no? Maraming paraan, maraming bagay na pwede po natin ipagkaila si Kristo sa buhay natin. Kung hindi natin susundin ang ganyang salita, kung mamuhay tayo na malayo sa nais ng ating Panginoon, ipinagpuan po natin ang Panginoon sa Kristo. At anong sabi po rito, ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Si Kristo ang ating tagapagsalita at tagapamuhitan. Sino nga ang hahatol ng kaparusahan? Kundi si Kristo Jesus na sa kanan ng Diyos. Siya ang namatay at muling nabuhay at ngayon na magitan sa atin. Hebrews chapter 7 verse 25, dahil nga riyan, lubusan niya mailigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang pamagitan para sa kanila. Mga kapatid, ito po ang challenge sa atin. Ang sulat ng Panginoong Jesus ay hindi lang po tumutukoy sa isang iglesia o in general, no, sa bawat simbahan. Kundi ang sulat ng Panginoong Jesus sa bawat iglesia ay tumutukoy sa bawat Kristiyano. Kaya lagi po nating tanungin ang ating mga sarili. Ang ating mga pananampalataya sa Diyos ay katulad ng pananampalataya ng mga nasa Sardis, Kristiyano sa Sardis. Na urong sunog ang ating panangaking pananampalataya. Nawa po ay huwag nating tularan ang mga naging Kristiyano sa Sardis na puro sulong ang kanilang pananampalataya sa Diyos. At sa halip na sila yung maging ilaw, maging liwanag, maging asin ng sanlibutan, sila ay nakiayon sa takbo ng mga nangyayari sa kanilang paligid. Anong sabi ni Apostol Pablo sa Roman chapter 12, huwag kayong makiayon sa takbo ng sanlibutan. Sa halip, magbago kayo. Ang ibig sabihin po noon, tayo po ay mga Kristiyano and we are founded with the Word of God. Rooted with the Word of God. Kung ano po ang ating naririnig, kung ano po ang ating
mga natutunan, ito po ang ating isang buhay sa pang-araw-araw. Huwag po tayo makiayon sa takbo ng salimutan ito. Sa halip, hayaan natin na pagbuhin tuluyan ng Diyos ang ating mga buhay. Huwag purong sulog ang ating pananampalataya. Para naminipo sa bawat isa sa atin.